Naman, ito naman, ito naman. Isa bang nakakajinit ng ulo. Ito ha, ito talaga uminit ulo ko eh. Sabi ko, ang bastos nito. Ha? Dapat dito, umakyat na lang ng bundok, sumama na sa mga komunista at mga katropa nila. Sa bagay, di ba nahuli nga ito sa bundok? Kumuha ng bata. Kaya nga na, demanda. Ano na kaya nangyari doon sa demanda na yon? Ay, nako. Tingnan nyo ha, itong kabastusan nito ni Franz Castro. Tingnan ninyo ha. Panoorin ninyo ha. Makakala nyo ako lang nagsasabing bastos tong ano to eh. Pasok! Andali. Rewind ka muna. Nagsasalta ka na kagad. Pasok. Nagsasalita si Marco Leta. Ito. Oy, bastos! Ay, bastos ka, bastos! Oy, bastos! Oy, maghintay ka muna! Point of order, ikaw mag-order! Oy, bastos ka! Oy, bastos! Oy, bastos ka! Oy! Yan! Nasuspend ka tuloy! Ang bastos kasi! Ang bastos! Tingnan mo! Ang bastos eh! Nakakainit ng ulo! Ang bastos eh! Hindi nyo ba nakita yon? Ha? Ay, sorry! Sumabog yung mga audio ninyo yan, ha? Sorry! Walang audio! Ulitin natin! Nako, sorry naman po! Wag ko kayo magagalit! Ha? Sorry naman! Andali, hindi marinig, Kuya Bay. Sorry. Ulitin natin. Take two. Ayan. Sa pamamagitan ng paglabag sa ating mga batas. Ito wala nga. Mr. Chair. Ay! Ano ba yan? Pagkat ako po. Ay! Mr. Chair. Nasa akin po. Andali, may nagsasalita! Franz Castro, the floor belongs to Congressman Marco Leta. Please give him the floor. Wag ka ba yung point of order! Ikaw wala sa order! Wala naman siya nakalagay dito ng summarization. Point of order! Ang bastos mo! Nagsasalita pa isa eh! Hindi ka ba tinuruan ng magulang mo? Ni Congressman Marco Leta ay parang... Hindi ka ba tinuruan ng magulang mo? Isabihin. Kasi nakapag... Ang bastos mo! Tumahimik ka muna! Nagsasalita yung ano! Napupusta tuloy! Nasuspend ka tuloy! Alam mo ito si Franz Castro ha? Akala ko ba act teacher to? Alam niya teacher eh, di ba? Pag teacher, tataas muna ng kamay. Bago magsalita yung isang tao, isang estudyante. Di ba magtataas muna ng kamay? Kasi binagsasalita, ang bastos mo naman, nagre-reset yung isa. Bigla kang sasagot, tatayo ka. Hindi, ganito sagot niya. Hindi, bali yan, sinasabi mo mali. Ang bastos eh. Okay, $5 sa British Proud. Salamat po for watching here in UK with my husband Glenn and my son Alvin. More power and God bless you. Ako naman, nahiya naman ako bigla. Nahiyain ho ako. Salamat po sa $5. Ha? Ay, nako. Naiinis ho kasi ako, ha? Alam mo yung nababastusan? Hindi ho kayo nabastusan? Ito, ha? Ulitin natin, ha? Wait lang. Ulitin natin, ha? Baka akala nyo niloloko kayo, ha? Tingnan mo, talagang nakakainit ng ulo, eh, ha? Pasensya na, pero nag-iinit ulo ko. Paglabag sa ating mga batas. Ito lang. Mr. Chair, just for the order. Sapagkat ako po... Sandali lang! Franz Castro, the floor belongs to... Congressman Marco Leta. Please give him Hoy! Kasi po dito sa agenda natin... Sinisita na! Dito ng summarization. Oo nga, pero... Pagsalitain mo muna, patapusin mo! Sinasabi po ni Marco Leta... Ano ba ito? Congressman ba ito? Basagulero! Ay parang... Sa interpolation na lang po niya, ano ba ito? Palingkera naman to! Nagigyan na natin po siya ng... Sandali lang! Nasuspend ka tuloy. Di ba ganyan yung mga palingkera na, hindi, wala akong biro ha. Tingnan mo kung gano'ng kabastos tong ano na to. Uy, salamat po. May nagbigay ho ng, wait lang. Happy vibes, $5. Canadian, salamat po. Ha? Tapos itong si 6,100 yen. Salamat po, you're amazing.
Salamat po, salamat po. Ha? Thank you very much, thank you very much. Nakakainis po eh. Hindi ba? Ang linaw-linaw naman yan eh. Tinuro na yan sa atin nung kabataan natin na bago ka magsalita, medyo yung huwag kang sasabat-sabat, di ba? Huwag ganun kabastos. Eh sana nga oh, kung ano to, sana kung nasa palengke kayo. Ah, tilapia, 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 bangos, 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 pwede kayo magsabayan dyan. Oh. Eh, wala lamang kayo sa palengke. Oh, eh, kung laki kang inutusan ka mang palengke, tapos nabigla ka napunta dyan, huwag mo idama yung mga ibang tao. Kung bastos-bastos eh. Tapos ang tawag pa, Marcoleta, oh eh. Ganyan talagang ugali eh. Ewan ko ba, ugaling taga-bundok ba yung ganyan, no? Pero alam ko, yung mga taga-bundok, matitino naman. Baka yung mga taga-bundok na nagtatago, yun ang ganong ugali. Ay nako, grabe. Kabastos naman itong... Kabastos nitong... Congressman na ito. Ang bastos nyo! Ang bastos nyo! Ang bastos nyo! Ay nako. May mas bastos pa dyan sa side. Ani Solje, no nga eh. Pero ito ang gusto ko eh. Ay nako, ewan ko ba? Ewan ko, meron talagang mga... Pwede naman ikaw, ano eh, excuse me, o kaya pagkatapos, excuse me, pwede ba akong humirit? Ganun ba? Eh, wala eh. Talagang ano eh. Ewan ko kung saan niya na ugali yung ganyang klase eh. Eh, siguro, ganyan sila sa bundok, ewan ko ba? Bastos-bastos! Ang bastos-bastos din naman yung pag bumuka pa lang, oh, 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 tignan mo na itsura, oh, 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 itsura pa lang eh, naku, ay, naku, 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 oh, yan na, oh, alam nyo, tinanong natin to sa abogado at medyo nag, actually, malupit na abogado itong tinanongan natin, sabi ko, pare, pakipaliwanag nga ng mabuti kung bakit ba ganire itong ano, ha? Itong ano, itong sinasabi nito ni Katigbak, eh di para din niya nilaglag yung kanyang boss. Abay, 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 abay. Tapos eh, nung aking ginawa din ng mga konti pang research, ha? Eh, tinignan ko, abay, tama? Pwedeng pagtalunan sa husgado. Malinaw ko yan, pwede yung pagtalunan sa husgado yan. Pero gayunpaman, napakalinaw. Napakalinaw. Yung pag-amin na yan, eh, inaamin mo na itong si Gabby Lopez, oh, sa pamamagitan nitong kanyang, syempre, magkakilala naman siguro yan si Carlo Katigbak at saka si Gabby Lopez. Alam namang ano yan, wala lang. Eh, pag-amin na, na isa-isang American citizen. Napakalinaw ko. Kahit may US passport si ABS-CBN Chairman Emeritus Gabby Lopez. Ito ang pahayag ni Katigbak. Hindi ito mga nangangahulugang hindi na siya Pilipino. Lalo't parehong Pinoy ang magulang nito. Aba, mukhang tama kung pakikinggan mo. Aba, oo nga naman. Ha? Ayon kay ABS-CBN President CEO Carlo Katigbak. Pero titingnan ho natin yan kung tama ba ho yung kanyang sinabi. Grabe ho yung kwento kanina nung kwento ko lang ho bago tayo talagang pumasok ng tuluyan dito sa issue ni Lopez ha. Ayan na nga ho, sito si Katigbak. Eh sige, pag-usapan na natin tong anong Katigbak nito. Alam mo, ewan ko kung may coach ba ito mga ito. Pero ito si Katigbak, ang linaw-linaw. Okay. Ito kasi scenario niya na. Papaliwanag ko lang ng hindi ko alam kung paano ko may paliwanag to basta sana intindihin niyo. Tanong niyo lang kung may gusto kayo tanong. Ito lang ho yan ha. Ito po, malinaw. Si Katigbak, sinabi niya malinaw dito na si Lopez ay may American passport. Fact 1. Lopez may American passport. Tanong una. Pag ikaw ba ay may American passport, ibig sabihin ikaw ay American citizen? Yan ang unang tanong. Diba, syempre ho, yes ang sagot natin. Ah, ang tanong, pag ikaw ba ay isang may passport, ikaw ay American citizen, so ibig sabihin, asan ang iyong allegiance? Ah, yun ho ang tanong natin.
Asa no ang kanyang allegiance? Eh, paano natin sasagutin yan? Siyempre, sagutin natin yan na ayon sa kanilang description. Ayan na. Uy, 250 yan. Salamat, Joy La Madrid. Di ba po? Siyempre, kailangan nating malaman ang description ng Amerika. O, paano natin malalaman ito? Malalaman natin ito sa pamamagitan ng mga Pilipinong nasa Amerika na naging American citizen na. Ano ang kanilang sinumpa? Ha? Ano ang kanilang sinumpaan? Okay, para o na makala nyo, kulang nagsasabi nito eh, sige. Punta tayo sa kanilang sinumpaan. Okay, ito ang kanilang sinumpaan. Ayan, ito. I hereby declare on oath that I absolutely, entirely renounce. Ano ibig sabihin ng renounce? Dapat nandito si Pei para explain niya sa akin yung English eh. Renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince. Potentate. Anong potentate? O tama, potentate, state, or sovereignty of which I have therefore been subject to a citizen. Ha? Alinaw ilaw niyan? 1,220 yen. Pwede na ho tayong bumili ng ano niyan, yung ramen niyan. Masarap yan. Ha? So ang linaw-linaw niyan, ang linaw-linaw niyan ibig sabihin, renounce, abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince. Oh. Tapos meron pang dagdag, that I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America. Ha? Ang linaw-linaw niya pag naging Amerikano ka, ito hindi ko sinasabing ito ang kanyang binasa. Okay? Ang kasi siyempre pinanganak na siya doon eh. Doon siya pinanganak kaya siya Amerikano. Kaya siya American citizen. Napakalinaw na 'yun. Okay? Itong oath na to, ito ay binabasa o sinasabi ng mga foreigner na naging Amerikano na. Ibig sabihin, nabigyan ng American citizenship. So, ito ibig sabihin lang. Ano ibig sabihin nun? Support the Constitution, renounce and abjure absolutely, entirely, all allegiance. Oh, ano ibig sabihin nun? Sige nga, i-google natin tong ano ha, para baka akala nyo, niloloko ko kayo eh ha. Ito, renounce ha. I-google natin tong renounce na ito. Formally declare one's abandonment. Yan ang sabi ng Google. Ha? Ang linaw-linaw. Ibig sabihin, sa Tagalog, ha? In-abandon. Tagalog nga eh. Ibig sabihin, iniwan. Ha? O sa ano, sa madaling simpleng salita. Madali na, simple pa. In-abandon, iniwan, sa salitang pawok, ginost. Ha? Ganyan no, ginost na ni ano Katigbak. Katigbak, sorry, pasensya na, mali. Ni Lopez. Ibig sabihin, ganun ang dating. Nagano ka na ng allegiance mo, ni-renounce mo na. Tinanggal mo na yung renounce kaya ka Amerikano na. Ngayon, okay, sinasabi nila. Okay. Eh sandali, 100% namang Amerikano siya pero 100% daw na Pilipino siya. Ayan, napakalinaw na sinasabi nitong mga naging American citizen na kailangan nilang i-denounce nila. Harapan yan ha, sa korte yan. Dine-denounce nila ang anumang allegiance sa kanilang bansa. So, ganun ang ibig sabihin ng American citizen. Dine-denounce mo. Okay? Pero sabi nga nila, 100% daw you American citizen at 100% Filipino. Ibig sabihin, naka-dual citizenship siya. Kaya lang, nag-apply siya. Tandaan natin, nag-apply siya. Okay? Ano naman ang sinasabi ng batas na ayon sa pag-apply ng Filipino citizen o nag-apply siya ng Philippine passport kasi ayan na si Katigbak, di ba? So sinabi na niya, ano bang sinasabi ng ating konstitusyon pagdating ho sa pagre-renounce o pagkuha pala, hindi pala pagre-renounce ha?
Ito po ang sinasabi ng ating konstitusyon. Ha? Wait lang, hanapin natin. Wag ko kayo masyadong mainit. Nag-iinit kagad ang ulo ninyo eh. Ha? Ito ang sinabi. Oh. Ayan o. The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Ayan, nalinaw-linaw. Basahin natin ha. Kaya lang, labo ng mata ko. Ayan. Punta na tayo sa Section 2. Natural born citizens are citizens of the Philippines from birth without having to perform any act to acquire or perfect their Philippine citizenship. Ibig sabihin, wala ka nang dapat gawin para maging Philippine citizen ka. Ha? So, malinaw na malinaw ho yan. So, therefore, shall be deemed natural born citizen. Sabihin natural born. Ang sinasabi eh, kaya, ibig sabihin, malinaw to na wala kang act na gagawin. Okay? Wala kang act na gagawin para ikaw ay Para po ikaw ay maging Pilipino. Ay, ano ho ba ang ginawa niya? Ano po ba ang ginawa niya na... Ano po ba ang ginawa nito ni Lopez? Ang ginawa niya po ay nag-apply ho siya. Simple lang naman ho yun. Di ba ho? Nag-apply po siya, so may ginawa ho siya. Sabi naman nila, meron pa daw dahilan. Sandali, hindi naman siya sakop doon kasi noong unang panahon pa yun, matagal na daw yun. Hindi ho. After na 1987 ho yun. At sinabi ho ng 1987 Constitution, sinabi po na dapat 100% Pilipino. Ngayon, wala namang sinabi doon sa konstitusyon na 100% Pilipino, pero pwede ka din naman na 100% Amerikano. Di ba? Apakalinaw, basta kailangan 100% Pilipino ka. Pero nung inacquire niya yon, hindi pa ho siya, inacquire niya ABS-CBN, hindi pa ho siya 100% Pilipino nun. Kasi wala pa nga ho siya, may ginawa pa siya eh. Di ba? Nag-apply pa siya. Ngayon, ang tanong, medyo magulo kasi. Tinanong ko ito sa isang abogado. Oo, medyo questionable talaga yung part ng batas na yan. Kasi bakit? Kasi dahil daw natural born ka naman, dahil naman daw pinanganak siya sa magulang na Pilipino, kaya maaring Pilipino siya, natural born. And yet, malinaw naman din ho dito sa batas na ito na meron nung ginawa si Lopez para maging siya ay Pilipino. Nag-apply siya, di ba? Napakalinaw ho dito eh. Born without having to perform any act. Oh, napakalinaw na ho nun. Hindi ko alam bakit kailangan balibalok to tin. Ngayon, ang tanong. Sige. Sakyan na natin. Sakyan na ho natin yung 100%, ha? 100% na Pilipino si Lopez at 100% na Amerikano si Lopez. Okay? Ito, meron naman sinasabi dito. Yung pinambubutas niya ay banat by sa cloud down na 1935 Constitution. Sandali lang ho. Hindi pa rin ho yan kasi sinasabi ho ng 1987 Constitution na 100% Pilipino. And yet, at that time, hindi ka pa, nag-apply pa lang siya eh. So hindi pa niya, na-acquire niya. Sabihin na natin na-acquire niya ABS-CBN before the 1987 Constitution. Okay. Kaya okay lang. Parang wala namang sinabing 100% on ng media. Wala pa nung before that constitution. Kaya lang nung 1987 constitution, sinabi na meron. So at that time, dapat sana bumitaw ka na. Hindi eh. Ang ginawa mo, nag-apply pa siya. So ang linaw ho nun, ibig sabihin, itinago niya. Itinago niya na American citizen siya. Sige, logic. Sabihin na natin, kasi Pilipino pa rin naman ako. Kahit American citizen ako, Pilipino pa rin naman ako. So, legally, Pilipino pa rin ako. Kaya lang, minsan, kailangan din natin ng konting delikadesa. Mahiya ka naman. Kasi merong American citizen ka eh. And ayon sa konstitusyon ng Amerika, ikaw ay nagde-denounce ng ibang citizenship mo. So medyo kung meron kang sana binitawan mo na yung ABS at that time. Hindi pa eh. Pinilit mo pa. So medyo doon pa lang sabit na. Okay? Ayun, sabi nito ni Cecil, ayan, pinanganak si Lopez ng 1952 kaya sakop daw si Lopez nung lumang konstitusyon 1935. Kahit na, hindi naman noong pinag-uusapan yung kanya. Ang pinag-uusapan po, yung law na 100% Filipino. So, nung nagkaroon ng law, ibig sabihin, yung batas na yon i-apply na dun sa ABS-CBN.
Ibig sabihin, kung ikaw, ay, foreigner ako. Ibig sabihin, Amerikano ako, 100% Amerikano ako. Sana binitawan mo na. Yun lang kasimple yun. Kaya lang itinago mo. Eh, ngayon, ang tanong, meron ba nito sa batas? Okay? Wala. Walang, as far as I remember, correct me if I'm wrong, ha? Pero as far as I remember, wala akong jurisprudensya. Wala pa akong sa batas na nangyaring ganyan. So ano ang babasihan natin? Meron po yung isang mayor ng Baguio na natanggal siya pagka mayor dahil dual citizenship niya. Natanggal ho siya. Anong bang ito? Wait, basahin ko ha. Na-research ho din natin ito eh. Mm-hmm. Sinabi din ho ito ng isa nating dual allegiance prohibited, si Jun Labo. Ayan yun. Ito yung 1989, mayor ng Baguio. Kaya ho siya napalitan ho ata o natanggal. Kasi nga ho, dahil dual citizen siya, ibig sabihin yung allegiance mo kasi may allegiance ka sa Pilipinas pero may allegiance ka rin sa ibang bansa. Eh bawal ho yun pagdating ho sa pagtakbo. Ngayon, bakit ho bawal yun? Baka sabihin niyo, eh kasi yung pagtakbo naman, politiko yan, government service yan. O ano ho ba ang media? Ang media ho itinatawag na nating third state. Ibig sabihin ho niyan, eh ito ho sila yung tumutulong din, proteksyonan tayo mga Pilipino. Kaya nga ginawa silang 100% own dapat eh. Ang linaw-linaw na ho nun. So, ewan ko kung bakit hindi ko maintindihan. Ha? Kung bakit sinabi niya to. Siguro, mabubuking din naman sila kasi talagang naglabasan. At saka ito pa, marami din sinasabi na lumabas na talagang ginagamit ni Lopez yung American passport niya. So medyo mahiyahiya ka naman. Ginagamit mo yung American passport mo pagka pumupunta ka ng Amerika, tapos pag nandito ka, Philippine passport siguro ginagamit niya. Eh, hindi ho yan tama. Ethical. Sige, sabihin na natin legal matter. Medyo pag-uusapan sa korte yan. Kailangan pagdadibatehan yan. At hindi ako magmamagaling dyan, ha? Hindi ako magmamagaling. Pero, ang akin lang, mahiya ka naman. Mahiya ka naman sa, ano mo, sa mukha, sa mga Pilipino. Eh, ang ABS-CBN, ibig sabihin, may allegiance yung kanilang pinuno sa Amerika. Ganun lang kasimple yun, eh. Bakit sana umalis ka na noon pa? Eh, hindi, eh. Nag-apply ka pa ng Philippine citizenship, ibig sabihin, ng passport. Ibig sabihin, alam mo na may problema, magkakaproblema. And yet, ano ginawa mo? Itinago hanggang nabuking. Ganun lang kasimple yun eh. Kasi legal, eto ah, talagang may mga tinanong ako bugado tungkol dito. Sabi, medyo ganun yan. Medyo gray side yan. Hindi, talagang kailangan pagbatihan ng matindi yan. Bate, sabihin na debate ha, kayo, babastos ng mga isip ninyo ha. Kailangan pagdibatihan yan. Ha? Malinaw yan. Kaya lang, sa akin, sa loob-loob ko, ako mismo, nung tinitingnan ko, medyo, okay. May mga legal battle yan, may mga, sabihin na natin eh, may mga punto. Pero kung meron ka namang ethics na medyo may kahihiyang ka, eh dapat pa lang, noon pa lang, binitawan mo na kasi meron ng bagong batas na kailangan 100% Pilipino. Eh, simple lang naman yan eh. Yung pinuno ng ABS-CBN may allegiance sa Amerika. Hindi ka ba nahihiya nun? Ganun lang kasimple yung, that's the simplest na pwede nating ma-explain. Na isang pinuno ng ABS-CBN o kaya may-ari mismo ng ABS-CBN, eh may allegiance sa Amerika kasi American citizen. Doon pa lang, dapat, medyo, ano ka na? Alis ka na dapat. Medyo nahiyahiya ka na dapat. Kapalmoks na lang tawag mo dyan. Ewan ko na lang ba? Ayun lang po. Ingat po to all Filipinos. Stay strong, Barat Bay. Uy, $2 na naman, ha? Okay, so yung birthplace ni Gabo ay sa Amerika. Yun na po ang naturalized American citizen siya, birth. Kung kaya nag-apply siya ng citizenship dito sa atin, which was approved on 2002. Yun na nga. Eh at that time na nag-apply siya dito ng citizenship, eh may batas na kailangan 100% Pilipino. So dapat actually nung sabihin na natin, di ba, binalik sa kanila kasi 1987 ginawa yung konstitusyon. Binalik sa kanila yung ABS-CBN.
Ha? Doon pa nga lang questionable na eh. Sana medyo ang kapal naman ng mukha mo, tinanggap mo. Ay alam mong doon sa batas sa 1987, unless wala nagsabi sa iyo, oy, kailangan ng media 100% Pilipino. No. So alam mo ng gray side, sana medyo konting kahihiya naman. Medyo hindi natin pwedeng masabing ano eh, masabing kasi korte o magsasabi niyan. Pero napakalinaw na ikaw isang American citizen nung tinanggap mo ang ABS-CBN. Malinaw yun. Oh. Tapos, di siyempre, haka-haka lang yan. Supposedly, di ba? Haka-haka lang yan. Hanggang hindi pa napapatunayan. kaya lang, biglang inamin ni Katikbak. Toink. Sabi ko nga, nung inamin ni Katikbak, toink. Tapos na usapan. Ha? Tapos na usapan. Ang linaw na hunun. Ang linaw na. Buti na lang may taga-kontra na si Rep. Marcoleta. Sobrang galing niya. At saludo ko sa kanya. Oo, talaga. Tama ho kayo. Tama ho kayo. Sabi nung iba, paano mahihiyayan si Lopez? Pakiramdam sila ang may-ari ng Pilipinas. Siyempre, sila naghahalal ng... Sila ang kingmaker, di ba? Sabi kasi ni Katikbak, automatic na binibigyan ng American passport ang mga pinanganak sa Amerika. Tama ba yun? Oo naman. Kaya nga, automatic ang binibigyan. Okay, sabihin na natin, automatic ang binibigyan. Ibig sabihin, malinaw talaga kasi may kilala akong personal na talagang isinilang niya yung anak niya doon para American citizen. So, American citizen siya. Period. Pag American citizens ka, ang allegiance mo nasa Amerika. Kaya nga American citizen ka, alam naman allegiance mo nasa Pilipinas. Okay? Nag-apply ka pa. Bago mo makuha yung Philippine ano mo, passport mo. Nag-apply ka pa. O, sabi mo ng American, Pilipino yung dalawang mong magulang. Still, kahit na, doon ka na pinanganak, doon ka na lumaki. Andun na lahat ng alidya. Kaya nga sabi ko nga, illegal battle yan. Pag uusapan yan sa usgado, mahirap yan usgahan. Pero yung bang tipong ethics, kahihiyan, aba, delikadesa naman, Brad. Ay, boss. Ano man ang tawag sa inyo? Delikadesa naman. Sana nun na tinanggap, alam mo na ang 1987 Constitution, 100% media, Pilipino. 100% media, 100% Pilipino o ng media, sana hindi nyo na tinanggap. Hey, yun na nga. Tapos haka-haka pa lang natin to. Dapat pinagtalunan pa sa husgado. Wala na. Inamin na nito ni Katikbak eh. Kaya nga sabi ko, alay, tapos na ang usapan. Sana hindi na lang siya nagsalita. Hello po, Barnabay. Dapat tama na po ang hearing kasi. Oo, sat alam niyo yung hearing kanina. Ito lang ha. Yung hearing kanina, paulit-ulit lang eh. Yun, hindi ko maintindihan. Paulit-ulit lang, press freedom. O ito, basahin natin. Nasa 1973 Constitution rin ang law about ownership ng mass media under Article 15, Section 7. Ayun daw, nandun din daw. O sabi ko nga eh, besides the point eh, ang point ko dito, nung kinuha niya yun, kasi binalik sa kanila eh. Binalik sa kanya, di ba? Binalik sa nung nawala yun, alam ko nawala dahil kay Marcos eh. Tapos ibinalik sa kanya ni Cory. Dapat dun pa lang, ano ka na medyo, sandali. Kahihiyan na ito. Huwag naman ibigay mo lang doon sa kapatid ko. Pwedeng ganun eh. Na kung sino man yung talagang... Kasi ano eh. Meron nga ako nakila... Meron akong kilala. Ito ha. Totoo ito. Barkada. Pinapipili siya kung sa Amerika siya o sa Pilipinas titira. Okay. May trabahong may offer sa kanya sa ibang bansa. At saka may offer din dito. Yung trabaho na yon medyo nationalistic ang dating. So ang ginawa niya, dual citizen siya. Iniwan niya yung pagiging dual citizen niya, tinanggal niya yung pagiging Amerikano niya. Ha? At ginibap niya yung dual citizenship. Nagano siya dito, nagstay na siya dito. Kasi yung kanyang trabaho medyo nationalistic ang ano noon. Kailangan niyang i-give up kasi meron nakokonsensya siya. Na pan-nationalistic siya, patriotic dito sa Pilipinas, pero dual citizen siya. So yun, sabi ko nga maliit na bagay pero grabe ang ano. Oh, bakit hindi na lang ginawa nito ni ano? Ni